Praise the Lord. All the glory, honor, and praise belongs to our Lord God Jesus. Amen. A pleasant good morning to everyone, mga minamahal. A greetings to our honorable pastor, beloved Will Istra Almeida. As we cherish the memories and blessed teachings of our beloved sister Lina C. Almeida. A greetings to all over there, Almeida children. Greetings to all of you, mga beloved brethren, and to all our beloved televiewers. Praise the Lord po, mga minamahal. Kinagagala ko pong madako uli sa ating gawain dito sa Los Angeles, California. Amen. Upang dakilahin sa rewind po ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal sa aming buhay, mga minamahal. nakilala po namin ang ating pinakamamahal pang Jesus dahil po sa aking beloved father na talaga pong naghahanap na rin po noong araw ng peace of mind sa aming pamilya dahil po talagang almost mabroken family po kami sa aming kaliwat kanang problema. Dahil po nung araw po ay dati pong negosyante ang aming beloved parents na talaga pong na-bankrupt po ang aming business kaya po talaga nagkaroon ng parang pagkasisihan po sa aming sa aking beloved father and beloved mother kaya po nagkaroon po ng matinding kaguluhan po sa aming bahay, mga minamahal. Sa paghahanap po ng aking beloved father ng peace of mind, mga minamahal, natunghayan po niya ang ating gawain sa panonood po ng ating gawain sa TV, mga minamahal. At natunghayan po niya ito at hinanap po niya ang ating gawain, mga minamahal. At sa paghahanap po niya at naswertehan po niya na nadako po sa ating outreach sa Baito, Santa Cruz, Zambales, mga minamahal. At kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa paghahanap po ng aking beloved father ay talagang nakapagbautismo po siya sa ating pangalan ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At sa patuloy-patuloy pong paglilingkod ng aking beloved father na sa kanyang panalangin na kami ng buong kanyang sambahayan ay maisdako rin po niya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi rin po nagtagal, mga minamahal, natunghayan rin po ang aking beloved mother na talaga pong nung una ay talagang nagdadalawang isip pa po siya kung saan po talaga nagpupunta ang aking beloved father dahil talagang umaalis din po siya sa bahay ng mga alanganin. Minsan, yun nga po yung ating overnight service na akala po niya ay siya po ay nababae nga po dahil suot Amerikana po siya. So, ayun po, sa pagsunod po ng aking beloved mother, natunghayan po niya ang ating gawain sa Baito, Santa Cruz, Zambales. At hindi rin po nagtagal, siya rin po ay kasama po ako nung panahon na yon na isa pa pong musmos ng mga panahon na yung mga minamahal. At talaga pong unang dalo pa lang po namin nakapag-bautismo po kami sa pangalan po natin, pinakamamahal ng Panginoon Jesus, mga minamahal. Pinagpapasalamat ko, mga minamahal, sa mga oras na ito. Mabalikan ko lang po lahat, mga minamahal, ang kabutihang ginawa na ating Diyos na buhay, mga minamahal, magmula pa po nung ako'y nasa Pilipinas pa lamang. Balikan ko lang po, mga minamahal, ng mga panahon na pandemic po ay talagang dumanas po talaga ng lahat ng kahirapan, mga minamahal, na halos ultimo sa lahat ng groceries ay kailangan niyo po magpakita ng katunayan ay kayo ay bakunado or something ganyan po, mga minamahal. Ngunit po, yung abang lingkod talaga pong hindi na po kami hinanapan, mga minamahal. Parang nagiging, parang hindi po kami nakikita, mga minamahal, pagpapasok po kami sa mga groceries, mga minamahal. Kaya dire-diretso lang po kami mag-grocery sa Dako ng Maynila, mga minamahal. Dahil po ito yung panahon na talagang maraming cases po sa Dako ng Maynila, mga minamahal. At hindi lang po yung mga minamahal, pinagpapasalamat ko po ng mga panahon na yan. Dahil yung mga panahon ng mga minamahal, karamihan po ng mga empleyado ay talaga po natatanggal sa kanilang mga gawain, mga minamahal. Ngunit ang iyong panglingkod, mga minamahal, imbis na matanggalan pa po ng trabaho, ay masala pa po na daga ng aking mga trabaho, mga minamahal. At hindi lang po yan. Imbis po, local company po ang aking makuhanan ng trabaho, mga minamahal. Sa Pilipinas pa lang po talagang tumatanggap na rin po ang inyong panglingkod nang sumasahod na rin po ako ng US dollar that time, mga minamahal. At talaga po pinagpapasalamat ko po lahat ng mga bagay niya dahil po talaga ang susi ng pagpapala, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal. At pauwi ko pong
nilook back ang mga nangyari sa buhay ko na talaga po palang, hindi lang po pala, kapag talaga po palang sinunod mo ang batay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi ka po pala talaga gagawin buntot at hindi ka rin po pagkukulangin mga minamahal. Iniisip ko na lang po mga minamahal, sabi ko, Lord, dati na po kaming wala. So kahit mawalan po kami, hindi na rin po kami ako, hindi na rin po magiging bago sa amin yun. Kung kalooban mo, kayo po, kayo po ang lahat ang gagawa ng kaparaanan sa aming buhay, mga minamahal. So yung mga panahon na yung mga minamahal, hanggang sa dumating rin po ang aking petition papers, mga minamahal, dumaras din po talaga ng matinding pagsubok na yan. At natenga po kami dahil nga po lahat ng mga immigrants po that time is talagang na-hold ang kanilang mga papers. So parang nung panahon po na yan, nasa gitna rin po kami ng kaguluhan ng aking beloved husband, mga minamahal. We're always fighting every day through phone, internet, mga minamahal. But I was always praying to our God, Jesus, every day. Amen. Praise the Lord. That no matter what, mga minamahal, kung kalooban po niya na madako pa po ako sa bansang ito, mga minamahal, siya po talaga masusunod, mga minamahal. At hindi nga rin po nagtagal, mga minamahal, hindi ko na po talaga lubos akalain na magagrant pa po lahat ang mamumove pa po ang mga petition papers na yan, mga minamahal. At nire-require na rin po halos ng time na yon na mag-vaccine, mga minamahal. Ngunit ang iyong bang lingkod, mga minamahal, talaga pong parang smooth process lang po lahat ang mga nangyari sa amin na aking beloved son, na talaga pong ako'y talaga pong medyo nagpanic po ng time na yun dahil po talaga akala ko hindi ko po maisasama ang aking beloved son, mga minamahal. Ngunit po talagang dakila po ka ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Talaga pong nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po ng time na yun, hindi ko po sukat akalain na U.S. citizen po pala dapat agad ang aking beloved son dahil hindi po ako nag-search kung ano man ang mga kailangan sa papers dito, mga minamahal, dahil halos 2 months na lang pong 2 months or 3 months po ang binigay na visa sa akin para maayos po lahat ng mga papers na yan, mga minamahal. So akala ko nga po dahil talagang hindi ko maisasama ang aking beloved son, mga minamahal. Ngunit nung nadako na po ako sa embassy, mga minamahal, tinanong ko po lahat ng mga kailangan po para maisama ko po ang aking beloved son, mga minamahal. At talaga nga po talaga napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ipapaisip po niya talaga sa inyo, mga minamahal, na huwag kang mahiyang magtanong. Itanong mo kung anong dapat mong kailangan sa immigration, mga minamahal. So nung that time na yun, mga minamahal, talagang napalundag po ako sa tuwa dahil sabi po nung nag-interview sa akin, wala kang kailangan ipagbahala. Sabi niya, kung kailangan mong ipa-expedite niya, magbayad ka lang na extra dito sa ano. Dito rin naayusin lahat yung ng embassy, lahat ng passport ng anak mo, sabi niya. Dahil yung USTC naman pala ang kanya, walang problema. Sabi niya, hey, praise the Lord po, mga minamahal, talaga napalundag po ako sa tuwa dahil nga po, wala po akong alam sa mga process kung ano talagang, wala po kaming ginamit ng agent dahil, kumbaga, manual lang po kami lang dalawa lang po nag-aayos lahat ng papers namin. So, nung time na yun po, mga minamahal, talagang halos mawala na po lahat ng aking stress dahil sabi ko, isa na lang po ang aking win-award that time. Yung iso-swab test po kaming dalawa po ng aking anak. Kung doon po sabi ko, mag-fail po kami, sabi ko, hindi siguro kalooban ng mahal Panginoon, sabi ko. Pero po nung pinag-pray po talaga namin, mga minamahal, bago po kami madako sa hospital na yan, mga minamahal, at nang matest po kami, mga minamahal, parehas po kami negative ng aking beloved son, mga minamahal. Kaya po talaga sabi ko, praise the Lord, mga minamahal. Dahil a week na lang po ang inaantay, mga minamahal, talagang malinis na po lahat ang aming papers. Makakaalis na po kami, mga minamahal. Kaya lubos kong pinagpapasalamat lahat ng masalimuot na nangyari sa lahat ng process, mga minamahal. Talagang atending pagsubok, mga minamahal. Ultimo sa financial, hindi po kami pinabayaan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nga po, ang iyong bang likod ay talaga nagtatrabaho po that time, bagamat nagkukulang po aking beloved husband that time, mga minamahal. At pinagpapasalamat ko, mga minamahal, dahil nung nadako po ako sa gawain dito, mga minamahal, hindi naman po ako nahirapan na madala ang aking beloved husband dahil siya naman po rin mismo ay hinipurin po na ating pinakamamahal Panginoon Jesus upang mapaglingkuran ng ating Diyos sa buhay, mga minamahal. At nakikita ko po ang talagang pinagbago po talaga ng aking beloved husband that time, mga minamahal. He used to be like
ang alcoholic mga minahal, talaga po nga gumagamit po yan ng marijuana, at talaga po nga chain smoker po talaga siyang minamahal. Pero po sa dakilang kapangyarihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, lahat po ng mga bagay na yan, mga minamahal, na talaga pong halos iyan po ang maging dahilan na kung bakit ayaw ko na rin pong mapunta rito sa bansang ito, mga minamahal, dahil ayaw ko pong makisama sa taong mayroon pong mga bisyo, mga minamahal. So, pero hindi po pala yun ang kalooban natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, dahil ipinag-pray ko po kung ano po talaga maging kalooban niya, mga minamahal, that time, mga minamahal, when I got here, I have my backup plan. When our relation will not work, I'll go back to the Philippines. And that's what I said to myself. Until he just confronted me that I will come to your church, we will praise God, both of us, with our family. Kaya pinagpapasalamat ko po mga minamahal, mga bagay na yan, mga minamahal, at hindi po pinahintulutan na pinakamamahal na Panginoon Jesus na kami ay magkahiwala na aking beloved husband, mga minamahal, na talaga po palang gagamitin ng inyong balikod upang ay lahat sa kanyang banal panan ng aking beloved husband, mga minamahal. Bagamat po currently, we're living with unbelievers, mga minamahal, ang tunay po talagang hindi naman po talaga ganun kadali ang, hindi po laging rosas ang buhay ng Kristiyano, mga minamahal. Kapag po talagang you live with unbelievers, mga minamahal, talaga pong susubukin ang mga Kristiyano, mga minamahal. Sa kanilang pananampalataya, mga minamahal. Man. Dahil po, may time din po talagang nagkakaroon ng mga misunderstanding sa loob ng pamamahay, mga minamahal, pero andyan po ang pagluhod namin ng aming beloved, ng aking beloved husband na humingi po kami ng awa at karunungan sa ating pinakamamahal na Panginoon. So una pa na lang ating beloved pastor na huwag po kaming pabayaan sa kahit anong mga pagsubok, mga minamahal, na dinadanas po namin sa bansang ito, mga minamahal. At talaga po nga, mahal Panginoon ay talagang sadyang napakabuti, mga minamahal. Man. Hindi po niya inahayaan magkaroon ng kaguluhan ang Kristiyano kahit po sa mga unbeliever, mga minahal, na talaga po nagkakaroon pa rin po ng kaayusan sa loob ng bahay, mga minamahal. At lubos ko pinagpapasalamat mga bagay na yan, mga minamahal, dahil talaga po mga minamahal, ang inyong banglingkod, nung araw talagang pagganyan din pong atake sa akin ng mga unbeliever, talaga pong wala na pong salita, tatamaan po talaga sila sa akin. Pero sabi ko nga po, mabuti ang ating pinakamamahal na Jesus. Hindi niya po kami nayaan, mga Panginoon, ang ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, na talagang mapasubo sa kahit anong gawa ng kaaway, mga minamahal. Kaya ganoon lang po ang aming talagang pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, na mailayo po kami sa mga unbelievers, mga minamahal, na magkaroon po kami ng sarili naming tahanan balang araw, mga minamahal. At ganun nga po ang aming plano ng aking asawa na sana po ay mag-grant na rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, aming panalangin na magkaroon po kami ng sariling tahanan sa lalang madaling panahon, mga minamahal. At pinagpapasalamat ko rin po, mga minamahal, ang araw-araw naming pagta-travel, mga minamahal, na nagkaroon po kami ng biruin niyo, mga minamahal, hindi po namin sukat akalain na magkakaroon kami ng brand new car, mga minamahal, na gagamitin po namin sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Talaga pong nag-struggle po kami ng mga panahon na yan, mga minamahal, na ang hirap po makisuwi sa ibang tao kahit ultimo na kapamilya po talagang isusambat pa sa inyo kung ano yung nagawang small favor, mga minamahal. Kaya nakita ng mga Panginoon ang struggle ng ang inyong abang lingkod, mga minamahal, kaya po talagang i-grant po sa amin ang brand new car na ito, mga minamahal, na talaga pong ginagamit po namin sa pang-araw-araw na pagtatrabaho. At pinagpapasalamat ko rin po, mga minamahal, at talagang inilalayo po kami sa kahit ano mo pong aksidente, dahil po talagang makailang beses na rin pong almost we had an accident using this car, mga minamahal, but like
through rebuking ng Jesus name na talaga pong pinag-iingatan po ang aming buong pamilya, mga minamahal, malayo po sa anumang klase ng disgrasya. Ultimo rin po kanina, mga minamahal, padako po kami dito, mga minamahal. Talaga pong napaka zero visibility, mga minamahal, dahil sa kapal po ng yelo sa papunta po rito. Hindi ko po alam kung anong party yun. Talagang first time ko po makakita ng yelo. So sabi ko, ganito pala ang feeling. Sabi ko talagang totoo pala ng kakabahan ka. Pero sabi namin, bago po umalis sa aming tahanan, talaga po andyan yung panalangin na pag-ingatan po kami, makarating po kami maluhati sa ating gawain, mga minamahal. At pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa talaga pong sa lahat ng aming pagsubok, mga minamahal. Hindi po kami pinapabayaan dito sa bansang ito, maging pong aking beloved son na talaga pong, bagamat may kakulitan po, mga minamahal, at hindi po hinahayaan natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus, na siya po ay talagang magkaroon po ng consistent report po sa kanyang school, mga minamahal. Bagamat talaga pong may kakulitan na aking anak na talagang pinapanalangin ko, sana po ay talagang pumino ng aking beloved son. At hanggang dito na lang po, lahat ang papuri, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord.